Magandang araw, students and parents. I am Ariel Baltar, LPT and MAED candidate. Just call me Sir Baltar. In this video clip, I will discuss few reminders and words that we need to understand patungkol sa paano na nga ba ang setup ng ating klase ngayong new normal. Ngayong panahon na meron tayong kinahaharap na pandemya, and I admit na if not all, some of us are afraid to go to school because of COVID-19. Well, maybe some ay natutuwang lumabas dahil baka at some point magkasakit sila because of the virus. However, students and parents, we still need to push through ang klase. Kailangan natin siyang ituloy. We need to move forward and educate the young, which is you, my dear students, as it says, from one of the pillars of education. Hindi man siya mangyayari physically, but we can do it by the new normal setup. At ito nga ay ang tinatawag nating blended learning approach. Sa paraang ito, matutuloy pa rin natin ang klase sa pamamagitan ng kombinasyon ng offline and online instruction ng pagtuturo. Ipapaliwanag ko yan lahat mamaya. Pero sa ngayon, ang pinakatema ng video na ito ay iikot sa anim na paalala. Una, ang pagkakaiba ng salitang synchronous at asynchronous. Dalawa, bakit nga ba FB, Messenger, Edmodo at Google Meet ang ating gagamitin application sa klase? Tatlo, sa panahon ng pandemya, ano ang magiging papel ni nanay, tatay, o nakakatandang kapatid sa bahay kung saan kayo mag-aaral? At syempre, ang inyong parte rin, my dear students. Apat, kahit na wala kayo sa loob ng paaralan, may mga batas pa rin dapat na sundin. Lima, mayroon akong gagamitin tool para makita kung kumusta na ba ang pag-aaral mo. Anim at ang panghuli, parehas pa rin ba ang pagbibigay ng grado sa new normal? Kagaya pa rin kaya siya last school year? Yun ang mga paalala na nais kong sabihin sa inyo ngayon sa video na ito. Parents and students,